So for today guys, discuss natin yung basic integration ng integral calculus. So ano ba yung mga basic na integration formulas? Yan. So first ay balikan muna natin yung ating differential. Okay? So para doon natin kukuhanin yung ating mga basic integration formulas. Okay? So, for example, kukunin mo yung derivative ni AX. That will be ADX. Tama. So, kung kukunin mo naman yung integral ni ADX, that will be AX plus C. Okay? Pag kukunin mo yung differential ni X raised to N, derivative niyan is yung N, baba mo, then X, bawasan mo ng isa exponent, DX. Okay? Pag naman kukuha ka ng integral ng X raised to N, DX, that will be X raised to N plus 1 all over N plus 1 plus C. Okay? Next, pagkukunin mo yung derivative ng sine X. Okay? That is equal to cosine X dx. So, kung kukunin mo naman yung integral ni cosine X dx, that will be sine X plus C. Pag naman kukunin mo yung derivative ni cosine X, that will be negative sine X dx. So, kung kukunin mo naman yung integral ni sine X dx, that will be negative cosine X plus C. Okay? So, nakikita natin guys, ano, kung makalimutan mo man yung mga basic integration formula, so, balikan mo lang yung iyong differential. Okay? Another example, kunin natin yung derivative ni tangent X. Pag kukunin mo yung derivative ni tangent X, that is secant squared X dx. So, kung kukunin mo yung integral ni secant squared x dx, that will be tangent x plus c. Pag kukunin mo naman yung derivative ni cotangent x, that will be negative cosecant squared x dx. So, kukunin mo yung integral ni cosecant squared x dx, that will be negative cotangent x plus c. Pag kukunin mo naman yung derivative ni secant x, that will be secant x tangent x dx. Okay? So, kung kukunin mo naman yung integral ni secant x tangent x dx, that will be secant x plus c. Okay. Kung kukunin mo naman yung derivative ni cosecant x, that will be negative cosecant x cotangent x dx. Okay. So, kung kukunin mo yung integral ni cosecant x cotangent x dx, that will be negative cosecant x plus c. Okay? Kung kukunin naman natin yung differential ni e raised to x, that will be ex dx. So, kung kukunin mo naman yung integral ni e raised to x dx, that will be e raised to x plus c. Okay?
pag kukunin mo naman yung differential ni ln of x, that will be 1 over x dx. So, kung kukunin mo yung integral ni 1 all over x dx, that will be equal to ln of x plus c. Okay. So, ito yung mga basic na integration formulas, no? So, lagyan ko ng kulay. Ito. Yan. Yung naka-red, guys, ano? So, kung nakalimutan nyo, pwede nyo balikan yung differential. Yung differential nyo, no? Dahil from differential, makukuha mo yung integral. Okay? So, magbigay tayo ng... So, may discuss pa pala tayo, no? Yung properties. Meron dalawang properties ang indefinite integral, no? So, yan. Una, guys, di ba pagka kukuha ka ng derivative, for example, ng 3 sine x, di ba ang ginagawa natin, yung 3, yung constant, pwede mong ilabas. Ayan. D all over dx and then sine x. Ayan. So, that will be 3 cosine x. So, ganun din sa ating integral, yung properties, ano? Okay, kung meron kang a, then function dx. Pwede mong ilabas yung a. Okay? The integral of f of x dx. Okay? So, example, pinapakuha sa iyo yung integral ni 3 sine x dx. So, labas mo yung 3. Okay? And then, integral ni sine x dx. So, the answer is negative 3. Cosine x plus c. Okay? So, meron pa tayong isang properties, ano? So, ito, for example, may function kang f of x plus g f of x dx. So, pwede yan mangyari, guys, ay i-integrate mo by term. Okay? So, mangyari ito, integrate mo f of x dx plus ito g f of x dx. Okay, lagyan natin ng box, guys, ano, para matandaan natin ito, yung first property, ito yung next property. Yan. Okay. So, pwede na tayong mag-try, ano, ng mga example. Okay? Example number 1. Kukunin mo integral ni x cube dx. Okay? That will be power formula lang, guys, ano, yung integration formula natin. Wherein, mag-a-add ka lang ng 1 doon sa exponent. Okay? And then, yun din yung iyong denominator. Tama? Yan. Okay? Next example. Okay? Integrate dx all over x to the fourth. Okay? So, ito, guys, pwede nating itaas yung x raised to negative 4, tama? So, mangyayari dyan, guys, ganito, no? X raised to negative 4 dx. Then, pwede mo na itong integrate using power formula. Okay?
So, mag-add lang tayo ng isa dito sa exponent. So, negative 4 plus 1, that will be negative 3. And then, iyon na din yung iyong denominator, negative 3 plus c. So, ayusin lang natin. Pwede mong ibaba ulit yung x raised to negative 3. So, mangyayari dyan, negative 1 all over 3x cubed plus c. So, ito na yung answer natin. Okay. Box ko lang to. Okay. Next example. Integrate square root of x dx. Okay? So, itong square root of x, pwede mo yung gawing x raised to 1 half. Tama? X raised to 1 half dx. And then, applyan mo lang ng power formula. Mag-add tayo ng 1 sa exponent. So, that will be 1 half plus 1. Okay, 1 half plus 1 is x raised to 3 halves. And then, yung 3 halves, yan yung denominator mo. Plus c. Then, ayusin mo lang itong 3 halves. Pag inangat mo yan, magiging 2 all over 3. Then, x raised to 3 halves plus c. Okay? Susundan guys, ano? Next, lipat tayo sa number 4 example natin. Okay? Integrate dx all over the cube root ng x. Cube root ng x, ano? Okay? Etong cube root ng x, guys, pwede yung maging x raised to 1 third, ano? So, integrate natin. And then, nasa baba siya, tataas lang natin. So, mangyayari dyan, x raised to negative 1 third dx. Okay? Power formula again, guys, ano? So, power formula is, gagawin natin itong negative 1 third plus 1. Okay? Negative 1 third plus 1 is 2 thirds. Okay? All over 2 thirds din sa baba. Okay? Plus c. Ayusin lang natin. Okay? 2 thirds. Lilipat natin sa taas, guys. Ano? So, magiging 3 all over 2. X raised to 2 third plus c. Okay. Next tayo. Next example tayo. Yan. Integrate x squared multiply to 2 plus 4 all over x dx. Okay? So, paano gagawin natin dito? So, syempre, distribute natin si x squared sa each term. Okay? Distribute natin. So, that will be 2x squared plus 4x squared all over x. Tama? Dx. Okay? Pero ito, makakancel guys. Ano yung isang x, makakancel din to. So, isang x na lang matitira. Mangyayari dyan ay 2x squared plus 4x dx. Okay? So, ano yung nakikita nyo pwedeng gawin dito, guys? Ano yung nakikita nyo pwedeng gawin dito? Pwede itong applyan ng property, di ba? So, mangyayari, i-integrate natin by term. So, integrate mo si 2x squared dx plus integrate mo rin si 4x dx. Okay? So, integrate natin to 2x squared dx. That will be power formula, guys. Ano? So, that will be, kopyahin mo yung 2. Nilabas natin yung 2. Ano? And then, x cubed over 3. Plus, integrate natin to. So, power formula again. Mangyayari dito, 4x squared over 2. Plus c. Okay? Simplify natin. Ito, 2 thirds x cube. Ito, cancel ito. Magiging 2 na lang. Plus c. Yan. Okay? So, next example. Integrate 10
x raised to neg raised to 4 minus 2x cube plus 4x minus 1 dx. Okay? So, ang gagawin natin dito, applyan natin yung property. So, yung pwede mong i-integrate each term. Okay? So, integrate. Ten x raised to 4 integrate 2x cube plus integrate mo si 4x dx and then integrate mo si negative 1 dx. Okay? Each term tayo, no? So, ito, integrate natin si 10 x raised to 4. So, that's power formula, guys. Ano mangyayari dyan? 10 x raised to 5 all over 5. Okay? Minus power formula again. Ito, magiging x to the 4 all over 4. Ito, power formula again. Mangyayari dito, 4x squared all over 2. And then dito, negative x. Okay? Plus c. Next, isimplify natin, guys. Ano? Ito, makakancel. Mangyayari dito, magiging 2. 2x raised to 5. Okay. Dito naman, magiging 1 half. 1 half x to the 4th plus 2x squared minus x plus c. Okay? So, kaya gamitin yun, ano, yung ating properties na yun. Okay, next. Integrate x minus 4 squared dx. Okay? So, ang pwede natin gawin dyan, pwede natin i-expand to, guys, ano? Okay? X minus 4, dalawang x minus 4. So, mangyayari dyan is x squared. FOIL method lang, guys, ano? Minus 8x plus 16 dx. And then, applyan ulit natin ng properties. Each term, guys, ano? And then ito, integrate mo si 8x dx plus 16 dx. Yan. So, pag i-integrate natin to, power formula lang to. Over 3 minus another power formula, x squared all over 2. And then, plus 16x plus c. Simplify natin. Simplify natin. That will be x cube all over 3 minus to 4 na lang. And then, plus 16x plus c. So, ito yung final answer natin. Okay? Another example. Number 8, integrate x minus 2 cube dx. Yan. So, ito, papano naman? Kanina naka-squared. So, napakahalaga din, guys, na mabalikan natin yung ating algebra, guys, ano? Yung algebra natin. So, kumbaga, ang laki niyang tulong, ano? For example, kung babalikan natin yung algebra natin, bahin natin yung kulay, ano? So, kung maalala nyo sa algebra natin, a plus b cube is equal to a cube plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cube. A minus b cube naman is equal to a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. Okay? Natatandaan to, guys, ano? Naalala ba natin? So, kung hindi natin matandaan, ang pwede nyong gawin, magpo-foil method ka. Una muna, x minus 2, multiply mo sa x minus 2, and then yung answer, multiply mo sa x minus 2 ulit.
Okay? So, ito pwede nating iporma ng that will be x cubed minus 3x squared multiplied by 2 plus 3x 2 squared minus 2 raised to 3 dx. Then, integrate natin. Guys, ano? Integrate natin each term. So, kung i-integrate natin yan each term, ito, power formula lang. That will be x raised to 4 all over 4. Dito, minus 6x cubed all over 3. Dito, 12x squared all over 2. And then, minus 8x. Tama? 8x and then plus c. Then, simplify natin, guys, ano? It will be 1/4 x raised to 4. Ito, magiging 2 x cubed plus 6 x squared minus 8x plus c. Okay? So, next example. Integrate x minus 3 squared multiply to x plus 2 dx. So, paano pwede natin gawin dito? Atong x minus 3 squared, pwede mo yung expand, guys. Ano mangyayari dyan? X squared minus 6x plus 9 multiply to x plus 2. Okay? Then, pwede mong i-multiply yan, guys. Ano? Multiply natin. FOIL method. So, that will be x cubed minus 6x squared plus 9x plus 2x squared minus 12x plus 18 dx. Okay? Applyan natin ang properties, guys. Ano? So, simplify pala muna natin. Okay, mangyayari dyan, ito. And then, ito, mga x squared, ano, mangyayari dyan, negative 4x squared. X natin, that will be negative 3x. Negative 12 plus 9, negative 3x, and then plus 18. Then, applyan na natin yung ating property. Yung integrate natin each term. So, yung x cubed, mangyayari dyan, x to the 4th all over 4. Dito, 4x cubed all over 3. Dito, negative 3x squared all over 2. Dito, plus 18x plus c. Okay? So, that's it. Okay? So, yan. Next example tayo. Okay, integrate 4t raised to 5 minus 2t, okay, over t cube dt. Okay, so, paano pwede natin gawin dito, guys? So, mangyayari dyan, guys, pwede kasing maging ganito yan, di ba? 4t yan. Okay? Pwedeng maging ganyan, guys, ano? So, ang mayayari dito, makakancel na to, may matitira ka dito ng 2. Dito naman, makakancel, may matitira ka dito ng 2. Okay? So, mangyayari dyan, 4t squared minus 2. Then, iangat na lang natin to, guys. Yung t squared sa baba, iangat mo. Mangyayari dyan, negative 2. Dt. Okay? Next is applyan natin nung ating properties. Each term, integrate natin. So, ito, integrate mo. 4t squared minus dt minus 2 t raised to negative 2 dt. Yan. Each term, guys, ano?
So, pagka in-integrate natin yan, ito, that will be 4 t cube all over 3, then minus 2, and then t, magiging minus 1 to, all over negative 1, plus c. Then, simplify natin, it will be 4 thirds t cube plus, magiging plus na, no? Negative tsaka negative. Then, 2, baba mo yung t sa baba, guys, ano? Ayan. Then, plus c. Okay. So, ganun lang, guys, ano? Next example. Mag-trigonometric naman tayo, guys. Integrate cosine x all over sine squared x dx. So, syempre, simplify muna natin, ano? Okay? Simplify muna natin. So, mapapansin mo, etong sine squared x, dalawang sine yan, guys, di ba? So, mangyayari dyan, pwedeng sine x tsaka sine x dx. Okay? Then, mapapansin nyo, guys, ano? To. Tsaka ito. Okay? Cosine x all over sine x is equal to cotangent x, guys. Okay? Cosine x all over yan. Okay? Cosine x all over sine x is cotangent x. Okay? Sin ko lang to. Itin natin, guys, ha? Okay. Sine x. Yan. Tapos, tagyan ko lang ng kulay. Ito, guys. Yan. Cotangent x yan, eh. Tama? Okay. So, may matitira ka pang 1 all over sine x. 1 all over sine x is equal to cosecant x dx. Tama? Okay. So, integrate natin si cosecant x cotangent x dx. So, nakikita ba natin ito sa ating basic integration formula? Yes, guys, ano? Okay, that is equal to negative cosecant x plus c. So, ganun lang, guys, ano? Si-simplify lang muna natin. Okay? Example pa. Trigonometric ulit. Integrate dc all over sine squared z. Yan. So, simplify muna natin, guys. Ano? Ano ba ang 1 all over sine squared z? So, that is equal to cosecant squared z dz. Okay? And then, alam naman natin, nasa basic formula natin to, no? Ng integration formula. Ano integral ni cosecant squared z dz? That is equal to negative cotangent z plus c. Okay? So, that's it, guys, ano? Para dun sa ating basic integration formulas. So, napansin nyo, no? Madaming ginagamitan ng power. Okay? Integration by power. Okay? Thank you, guys.